Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at purihin ng Diyos sa kanyang kaloob na bagong araw upang tayo ay sama-sama na magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Basahin po natin Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Gusto ko pong isipin na ako ay hindi na makasalanan. Kung pakinggan niyo pong mabuti at pagbubulay-bulay ang salita, hindi na ba ako makasalanan ngayon? Sa naturalesa ng tao, bawat araw ay dumaraan tayo sa pagsubok, dumaraan tayo sa mga hamon, na kung minsan ay hindi natin maiwasan ang magkasala. Subalit sa biyaya ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ito ang lagi natin binabalikan kung paano tayo iniibig ng Diyos, na ang pag-ibig na to ang naghahatid sa atin upang tayo ay makaranas na maging malaya, na tayo ay makaranas ng dakilang kaligtasan. Mga kapatid, isa ang katotohanan. Iniibig ka ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos kung bakit tayo iniligtas. Iniibig tayo ng Diyos upang siya ay ipako sa krus. Gusto ko po yung salitang pinatunayan. Sa pagiging Diyos ng Diyos, sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus, may dapat pa ba siyang patunayan? Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao, sa aspeto natin, sa ating kalagayan, gusto natin katibayan. Pero sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang krus ay nagpapakita ng dakilang katibayan ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, kundi ito, ang kanyang pag-ibig ay laging bago sa bawat araw ng ating buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sa ating pagbubulay-bulay, ikaw ba ay nasa kalagayan na ang dami mong question sa sarili mo? Ikaw ba ay nasa kalagayan ang dami mong hinahanap sa buhay mo? Ikaw ba sa oras na ito ay tila nawawalan ng pag-asa? Sa feeling mo ngayon ay nag-iisa ka. Feeling mo wala kang kasama. Feeling mo kulang ka sa pagkalinga. Ang salitang ito na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo, kaya siya namatay sa krus, ay upang ikaw ay makaranas ng dakilang kaligtasan. Anong ibig sabihin? Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Inuulit ko po, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin masusukat, hindi natin mapapantayan, hindi natin kayang maunawaan sa simpleng paraan. Subalit ang dakilang pag-ibig ng Diyos, nang siya ay ipako sa krus, ay naganap ang kaligtasan. Sa oras na ito, nangungusap ang Diyos sa buhay mo, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, sapagkat ikaw ay mahalaga sa Diyos. Ikaw ay iniibig ng Diyos. Come. Come to God. Come to God with a humble heart. And claim the great blessings of the Lord. God will embrace you with His unconditional love. Let's pray. Napakadakila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Wala man kaming karapatan, hindi kami karapat dapat, pero lagi mong pinapatunayan ang pag-ibig mo sa amin. Kaya sa mga oras na ito, iba-iba ang damdamin, kalalagayan, karanasan ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, kahilingan po namin sa aming panalangin na yakapin niyo po sila.
Yakapin niyo po kami at patuloy naming madama ang iyong pag-ibig, ang iyong banal na presensya, ang iyong pagpapalaya. At lagi namin balikan ang kapahayagan at katibayan ng iyong dakilang pag-ibig nang ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Marami pong salamat, aming Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. Tulungan niyo po kami sa mga anak niyo po na sa oras na ito ay may kanya-kanyang kahilingan. O Diyos, pagpalain niyo po ang kanilang puso at dinggin ang kanilang mga panalangin. Ito po ang aming pagsamo, pagtitiwala at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, iniibig ka ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos, kaya tanggapin at damahin ang kanyang yakap sa araw-araw ng iyong buhay. God bless everyone.